Halos ilang araw na lang at magsisimula na ang PUA sa Coop Qualifier at hanggang sa ngayon ay wala pa ring malinaw na sagot kung makakapaglaro pa ba si Kai Soto kalaban ng South Korea o sa Indonesia man lang. Ayon sa spin.ph at sa ilang source ay kumpirmadong wala si Kai sa bubble training ng ating Gilas Pilipinas kundi nasa hotel ito, somewhere in Alabang. Ayon pa sa source ay sa papalapit na final 12-man lineup na i-announce ng SBP ay wala pa rin kasiguradahan kung kasama ba si Kai. Ang desisyon kung makakasama ba si Kai Soto sa Asian Qualifier ay nasa samahang basketball ng Pilipinas director na si Coach Stab Baldwin. Matatanda na una pa lang ay sinabi na ni Coach Stab na kailangan ni Kai na mas mahabang training kasama ang ating Gilas Pilipinas. Kung sakaling nag-ensayo na si Kai Soto kasama ang ating Gilas Pilipinas ngayon, syempre may advantage at disadvantage ito dahil sa unting panahong training ni Kai kasama ang ating national team. Bagamat sigurado nang maglalaro ito sa OQT ay malabo po talaga sa Asian Qualifier dahil kung magkataon ay makakasira pa ito sa kanyang confidence sa kanyang possible debut dahil sa unting panahon ng practice sa ating national team. Ang maganda lang dito nasa SBP at mga coaching staff kung pwede pa bang isama si Kai Soto ngayong malapit ng laban. Mataas naman ang basketball IQ ni Kai at mukhang kondisyon dahil galing lang ito sa series of training sa Amerika. Hanggang gabi pa naman, bago ang laban, pwedeng mag-submit ang SBP ng kanilang final 12. At after first game, pwede ding magpalit ng ilang player, kaya abangan natin. Samantala, ang Indonesia ay bukas na i-announce ang kanilang final 12-man lineup na ipangsasabak sa FIBA Asian Qualifier na gaganapin dito sa Pilipinas. Ayon sa team manager ng Indonesia na ang target raw nila na talunin ang Thailand national team at bigyan ng magandang laban ng South Korea at ang ating Gilas Pilipinas. At umaasa ang team manager ng Indonesia na ang mga mapipiling player na ipanglalaban sa Asian Qualifier ay magpakita ng kanilang galing at lakas para maging proud raw ang mga Indonesian fans. Pagkatapos ng Asian Qualifier ay paghahandaan ulit nila ang pinaka-pinaghahandaan nila na Asia Cup na gaganapin sa kanilang bansa. Samantala ang Thailand national team na magpapadala lang ng 11 players at walang naturalized player dahil hindi available sina Tyler Lam at Moises Morgan. Hindi na natuloy ang Thai American point guard na ibabandera sana nila na si Frederick Goldstein dahil sa personal issue kaya all local lang ang ilalaban nila sa South Korea at Indonesia. Sa ngayon ang Thailand national team ay pinamumunuan ulit ni Chris Dalayo at papunta na rin sila sa Pilipinas para sa third window ng Asian Qualifier. Samantala ang South Korea na lamang-lalamang sa paningin ng ilang FIBA expert dahil sa success nito sa mga makakalaban nila ngayong Asian Qualifier. Bagamat may ibabandera din silang mga rookie, still ayon sa FIBA na sila pa rin ang team to beat sa Group A. Naniniwala din ang isang FIBA expert na sa tulong ni Ricardo Ratliff at ng sistema ng Korean team na fast pace at ang kanilang pamatay ng mga 3-point shot ay mahihirapan ang Indonesia at ang ating Gilas Pilipinas. Pero hindi pa rin daw dapat makampante ang South Korea dahil lumalakas na raw ang Indonesia sa ngayon at sobrang talented na ang mga players sa Pilipinas kaya excited na raw sila kaya dapat abangan nating lahat. Sing Lam, mga ka-BM, isang napaka-bless na update lang sa ating Gilas Pilipinas, Thailand, Indonesia at South Korea. Huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa muli!